Hello guys! Welcome sa ating bagong video. This time, hindi tayo mag-fingerstyle, kundi yan, isang LED TV. I-re-repair ho natin. JMS 32 inches, yan. Ayan, tingnan nyo. Wala ho yung dulo niya. Sabog. So, ano kaya nangyari sa primary, guys? Sabog ho ito. Dudugtungan lang natin. Pero, hindi ako sanay dun sa iniipit. Yung tinutornilyo lang. Hindi. Hinihinang ko siya. Para maiwasan natin yung process. Mas lalo ang tumataas ang kaya ng kuryente natin kapag may loss ho dyan. Ayan guys. Ahasain muna natin ito bago lagyan ng tingkap. Ayan. Nahasa ko na yan guys. Tsaka itong indicator, alisin natin dito.
labas natin para makita natin. Sa primary. Or sa memory. Sa CPU kaya ang sira nito. Check natin ang standby. Ayan guys. Fluctuating siya. Siya nag-steady. So, hindi mabubuhay ang CPU, guys. Ayan. Nag-reblink din ang power niya. Ito guys, nagdi-discharge dapat ito. May self-discharge dapat ito. Yan, 280 plus volts. Pagod ang circuit. Kusaw, nawawala yan. Discharge natin. Pero para sa matagal na buhay ng panghinang, dapat hindi siya nagagamit sa ganyan. Lagi. Mas the best pa rin yung AC bulb. Wala na siyang laman. Wala nang 1 volt ang laman. Yan guys, ang ginagamit ko sa gitara ito. Para malaman natin kung good. Ang memory. Or
guys. Para hindi masyado ma-torture yung diode. Sa kadikit lang natin ihinang. Hindi yun dun mismo sa mismong pyesa. So makapagkakapit tayo ng bultahe na hindi natin nainit yung diode. CPU guys, may standby na siya. Check natin. Ayan guys, 3.3 volts ang standby natin guys. Primary natin na nasira. Sa primary para guys, ang regulator dyan walang tatak, so di natin mapapalitan yan. Kadalasan sa pisa walang tatak, generic na generic guys. Bali universal board po ito, gumamit ng
12 volts natin. Regulated 12 volts. Tali lang muna natin. Mamaya na natin i-fix yan. Alisin na muna natin ito. Baka masaksak pa natin ito. Ayan guys, 12.22 volts. Pero mamaya sa LCD, pag nag-oscillate yan, 38 volts na. Ayan guys, umilaw ng LED natin. Siya. Babantayin nyo lang yung output diode guys ng charger. Kung hindi normal ang init, pwede kayong mag-shift sa mataas na amperahe. Bali 3 amperes lang po ang gamit natin. Ayan, gumawa ko ng butas. Maliwanag yan guys, sa video lang madilim. So naka 50 naman yung brightness nya, hindi na natin ibababa. Pero maliwanag na rin yan. Pwede pang ibaba kung sa akin to, ibababa ko pa. So okay na guys, wala tayong ano dito.
wala tayong box para magka-channel siya. Saan guys, tatanggalin natin yung ilaw ng charger yan guys. Yan. Matagal hong napupudpud yan pagbago. Yan lang muna guys. Thanks for watching.